Kamusta po? Maligayang manonood sa aking channel at ito ay ang episode 275 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito tayo nagbalik sa Santuario de San Antonio Columbari sa Forbes Park, lungsod ng Makati upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, sportsman at businessman na nakalibing sa bahagi nito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang pre-war beauty queen, isang abogado na naging bar top notcher at isang politiko. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng Columbario sa Crip 1 section ang huling antungan ni Pacita ang Chaco de los Reyes-Phillips. Si Pacita ang Chaco de los Reyes o Ting ay sinilang noong 15 ng Nobyembre taong 1922 sa Tondo sa Maynila. Siya ay isang beauty queen, abogado at politiko. Si Ting ay anak nila Manuel de los Reyes at Paz Ong Chaco, isa sa mga kilalang angkan sa Maynila noong 1920s. Si Ting ay nag-aral ng high school sa Holy Ghost College sa ngayon College of Holy Spirit. Siya ay nag-aral at nagtapos ang kursong Liberal Arts at Abogasya sa UP. Taong 1929, habang nag-aaral ng abogasya, si Ting ay kumatawan sa UP para sa Manila Carnival Beauty Pageant at hinirang bilang binibining Pilipinas ng taong iyon. Taong 1934, nang matapos si Ting sa abogasya, siya ay kumuha ng bar examination at nakakuha ng ikapito na may pinakamataas na marka kasama ni na Arturo Tolentino na top 2. Noong panahon ng digmaan, si Ting ay namalagi sa De Los Reyes Ancestral House sa Caloocan at nagambag sa guerrilla effort laban sa mga Hapon. Matapos ang digmaan, nakilala ni Ting si Dr. Ralph Philip mula Columbus, Ohio, isang Amerikanong Army Surgeon na kabilang sa 37th Division. Ang dalawa ay kinasal noong Enero taong 1953. Noong Nobyembre taong 1957, si Ting ay sumabak sa politika at tumakbo sa pagkasenador sa ilalim ng National Citizens Party na itinatag ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Claro M. Recto at ang kanyang running mate na si Lorenzo Tanyada. Magumiya na
ng dahil. Si Ting ay hindi pinalad na makakuha ng sapat na boto para sa isa sa 8 pwesto sa Senado. Siya ay nakakuha ng 18 pinakamataas na boto sa lahat ng 54 na mga kandidato sa pagka-senador. Taong 1958 nang si Ting at ang kanyang asawa ay nagpasyang maghiwalay sa hindi binanggit na kadahilanan. Sa loob ng maraming taon, si Ting ay nag-practice na lamang ng kanyang profesyon bilang abogado sa kanyang tanggapan sa Makati. Siya ay pumanaw noong 10 na Marso taong 2005 sa edad na 93. Sa mga susunod na ito, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani dito sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Parañaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo yung channel nito. At magkita kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.